Yan, so kumusta kayo mga ka-YouTube? So ngayon may pag-uusapan tayo tungkol dito sa mga nakabalot na to. Dumating na yung order ko. So buksan natin siya tapos explain ko sa inyo kung ano to. Hindi naman na ano bang tawag dito. Okay, buksan na lang natin. Unpack natin to. Unpack. Unpack the items na unboxing na lang tayo. Yeah, para mas madali. So simulan muna natin to sa pinakamaliit. Yan. Para magkaroon kayo ng idea kung ano yung in-order natin. Bali, tatlong item itong dumating. Okay. So, yan. Ito ay 21 volts charger. Nakalagay sa kanya 18 volts na. Para to dito sa mga ganitong battery. Mga impact wrench. Meron na tayong charger. Ito sumunod. Ito naman ay isang battery. Ayan. Next, ito na sa harapan natin. Ito isang impact wrench. So, ito imitation ng DTW 300 ng Makita. Na, so imitation lang siya. Malalaman mo dito sa may part na to kung original siya o hindi. Eh, sa totoo lang iba kasi ang nakalagay dun eh. Ayan. So, ito isang imitation lang ng DTW 300 na Makita. Okay. Tapos, ayan. Okay, check natin kung may karga yung na-order natin na battery. Ayan. Ito siya. Auto 98 volts. Pero, hindi naman to 98 volts eh. Pakita ako sa inyo. Ano lang yun eh. Parang exchange lang yung pagkakagawa nila. Nasaan na yung ating tester? Naganda ng tester natin ah. So, makikita nyo dito sa tester, tapat natin dyan sa DC. DC, DC. Kung ilang volts yung dumating na to. Mahula yata. Yan. So, nasa 20 volts. O, yan. So, matotal mga 21 volts lang talaga to. Yan. Ang full charge na ito nasa 21 volts. Yan. Okay?
So, ito yung charger niya naman. Actually, in-order ko siya sa iba't ibang shop. Try ko kung maganda rin ba na umorder ka sa iba't ibang shop. Ito, spare lang siya. Wala siyang ano. Excuse. Okay, wala siyang battery. In-order ko siya. Ganyan lang talaga siya. Okay? Tapos, ito. Dami. Puso ka. Sunog. Ayan, tapos edi ito siya. Testingin natin. Tapos ito yung reverse niya. Yan yung kanyang LED light. Actually, parang hindi siya LED yung light na dito. Yung bilog. Ayan. Pero ganda naman. Tapos ito pala yung kanyang switch function. Excuse. Ito, pag nakita nyo to, nag-ilaw yung kulay green na bilog. Nawala. Pagka nawala yun, tuloy-tuloy ang ikot na ito. Yan po yung pangkalas. Yan. Mamaya papakita ko yung higpit. Tapos pag pinailaw natin to, putol-putol naman yung ikot niyan. Automatic po yan. Hindi niya mapuputol yung inyong tornilyo. Hindi siya magdedire-diretso. Parang alalay lang yung bibigay niya na impact doon sa tornilyo na tinatanggal niya. Pero kung gusto niyo naman dire-diretso yung ikot, click niyo lang ulit ito. Yan. Buo na siya ulit, di ba? So, yan. Tapos ngayon, ito po yung side pet. So, ito yung dalawa. Pag ito binaon mo dito, itong part na to, makikita mo, papunta naman dito yung ikot niya. Ayan. Yan po yung pet, no? So, yan. Ano pa makikita natin dito? Ito, madalas nilalagyan nila to ng makita na ano, kasi imitation nga siya. Ayan. Tapos ito, BL motor. Ayan. Tapos meron siya ditong acrylic cover. Ayan. Transparent cover. Para hindi masyado nagagasgas tong part na to. Pero siguro, design nyo lang naman na ayan, parang pamporma. Ayan. Tapos, so yan, in-order ko nga siya ng walang battery. Okay? So pagka nasa kumpletong parts, itong in-order natin na to, kumpleto siya as in, sa galing lang sa iisang shop, mabibili mo siya ng ano, may kita 2,900. Yan. Pero dahil sa iba't ibang shop ko siya kinuha, mamaya compute natin kung magkano lahat. Okay? So yan. Mamaya test natin siya dun sa Adventure kung kaya niyang magkalas ng lug nut ng isang Adventure. Yan. So, balik ulit tayo dito. Kalasin natin. Testingin naman natin yung charger na in-order ko. Yan. Sa ibang shop. Yan. Saksak na natin ito. Ayan, ito. Naka-US type siya. Yan ang in-order ko. Pagka kayo ay order ng isang charger, at tanong nyo kung may US type sila. Pero kung may nakalagay naman na, given na doon, yun na lang ang piliin nyo. Kasi ito, nung in-order ko to, may nakalagay doon kung anong type na gusto mong charger. Ayan. So, paalala ko lang din na, green. Ayan. Pag hindi mo pa siya sinaksak, makakulay green. Red, charging. Pag puno na siya, full charge, green na siya. Okay?
So, eto, naka-red na siya dahil sinaksak ko na dito. Pero pag binunot ko yan, ayan, nag-kulay green siya. Okay? So, balik ulit natin. Ayan, nag-kulay red na siya. So, ayan, bali itong tatlo, yung in-order natin, galing sa iba't ibang shop. Dami kong kalat na. Ayan. So, ayan. Yan ang kanyang kabuuan. Galing sa iba't ibang shop. Okay. So, itong DTW300 na imitation ng China. Timbangin natin kung gaano siya kabigat na. Ayan. Ito yung aking weighing scale. Ayan. On natin. Ito siya, guys. Ayan. Timbangin na natin kung gaano kabigat tong. Okay, so nandun siya sa 1 kilo, na 1,095. So pag 1,000 kasi 1,000 grams, eh nasa 1 kilo yan. So mayigit 1 kilo siya. Ito yan. Yan. Then, testing naman natin to kung anong weight na itong battery. So, ang battery natin ay nasa 586 grams. Yan. Ito siya. Tapos yung charger, ilang grams? Yan, nasa 81 grams siya. Okay? So, tapos na natin siya timbangin. Tignan natin kung ilang battery ang laman ng na-order natin. Mula sa ibang shop ulit, na. Pwede kayong banggitin. O, pwede naman siguro. Ito yung shop niya, yun, no? Ayun na lang siguro. Ayan, testingin natin nga. Ay, titignan natin kung ano yung mga laman niyang battery. Ayan. Hindi pala ito pwede. Yan. Tapos, buksan naman natin to. Yan. Yan. So, ito guys, yung battery pack na nakalagay sa na-order natin battery. Ito yung kanyang protection board na mayroon siyang built-in na kabita ng charger. Yan. So, pang universal siya. Pasok siya sa universal. Yan. Tapos, ang kanyang capacity 1,500 mAh.
Yan, ito yan. So, sulit ba? Ako, pag tinanong nyo ako kung sulit siya, sulit na sulit na. Kasi, alam nyo ba kung magkano ang casing ng ganito? Yung casing nito, kasama yung protection board niya, eh nasa 400 na. Diba? 400, sabihin natin 450, ganun. Tapos, wala pang battery yun. Ikaw pa bubuo nun. So, kung kukumputin mo, edi masulit na yung order ka ng buo. Ito, in-order ko siya na sa Shopee, nasa 649 yata. Ayan, 649. Eh, buo na yung battery mo. Okay? Anong pinagkaiba ng branded dito? Yung branded po kasi, sa totoo lang, eh, meron ka rin binayaran sa pangalan nila dahil nga branded eh, na? Pero kung isipin mo rin naman na, ang battery po kasi ng branded, pag bibili kayo, nasa, ano yun eh, 3,000, ganun, isang battery nila. Depende eh, pero laging ganun. Nasa 1,000 ka agad talaga, pagka branded yung mga, ano, spare parts na bibili mo sa branded lang ah. Halimbawa, itong hawak ko na to na battery. Pasok po ito sa Makita. Okay? Kaya lang, siyempre, iba naman ang... Iba rin naman ang paniniwala ng iba. Siyempre, iba-iba naman tayo. Pero ako, ito ay sulit na sa akin to eh. Itong hawak ko na to, 649. Diba? Chinek na natin. So, 10 battery ang laman niya. Ayan. So, pagka kinuano mo siya, parang itong battery na to, 4.0 amps ang nakalagay doon sa, yung sa mga branded, ganun kasi. 2.0 amps, 4.0 amps, sumunod 6. 6.0 amps. Ayan. Yun yung mga makikita mo doon. So, yan. Okay. So, ngayon, check naman natin yung capacity, lakas nitong torque niya. Kung kaya ba talaga magtanggal ng torque ng Adventure. So, na-check na natin yung ano ah, lakas niya. Tapos, ito makikita niyo, once na, ito pala. Once na nakita niyo yan, tatlong ilaw, ibig sabihin, full charge. Pag dalawa lang, ibig sabihin, nagamit na or bawas na siya. Tapos, pag sa pinakababa, lobat na talaga yan. Okay? Then, paano po pagka mahina lang or malambot lang yung tornilyo yung tatanggalin mo? Ang gagawin mo kasi, pag malambot lang, nakita niyo to, high yan. Dapat dito lang yung sa low. So, yan. Hindi ganun kalakas ang ikot niyan. Tapos, itong nasa gitna, wala po talagang ilaw yan. High-low lang, high-low lang yan. Okay? So, ngayon, subukan na natin yung lakas niya. Kung kaya ba talaga magtanggal ng tornilyo ng Adventure. Okay? So, yan. Nakikita niyo naman. Subukan na natin dito sa Adventure kung kaya niya tanggalin yung gulong. Actually, hindi namang gulong yung tornilyo lang. Ayan. So, ayan. Ayan guys, nakita niya. So yan, sapat na yung dalawang yan kasi baka matangga. Ba malaglag naman to. Malaglag yan. Yan siya guys.
Kita niyo yung power. Gawang China lang yan, pero ibang klase. Balik na natin. Sa pagbabalik ng tornilyo, guys, kailangan ikot nyo muna yung mga ano, mga tornilyo nyo, ikot nyo muna gamit yung kamay nyo, kasi para maiwasan yung loose thread. So yung testing na natin, na-testing na natin yan, ha. Okay. Ito siya.